Sulat nyo, how can I build strong faith? Number one, paano nga ba tayo magkakaroon ng strong faith? Number one, build your faith on God, not on tradition. Kasi, alam nyo ho, sabi ng Bible sa Mark 11:22, sabi ni Kristo sa mga disipulo, have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. So, hindi sa tradisyon. Alam niyo po, tradition causes people to be poor. Tradition causes people to be sick. At ang tradition, tradition nagbablock yun sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa tradition, habang naghihirap ka, nagiging malapit ka sa Diyos. Yan ang mga katuruan ng mga tradition eh. At ang sakit, tinuturo nila yung sakit, kalooban ng Diyos. So mga kapatid, o kaya pagka ang tao ay nagkasakit, maaring pinaparusahan ng Diyos, or may, well, hindi ganun. Kung titingnan natin sa Bible, ang sakit, 100%, hindi will ni Lord. Will ni Lord na tayo ay gumaling. Kaya sabi ni Lord, nagpakilala siya, I am the Lord, the God that healeth thee. So kaya nga, dapat una makita mo, have faith in God. Yung faith natin sa Diyos, hindi sa tradisyon. Tingnan yung sabi ng Bible, Mark 7, 8, 9, you have let go of the commands of God and are holding on tradition of men. And He said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. So, marami po tayong mga pinangahawakang tradisyon ng mga maling o mga hidwang pananampalataya na dapat ho, tingnan natin, salain natin lahat sa salita ng Panginoon. So, yun po ang number one, have faith in God. See to it, Colossians 2:8, that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depend on human tradition and the basic principle of this world rather than on Christ. So dapat, ang ating pananampalataya, mga kapatid, makinig po tayo, dapat, listen to me, dapat ang faith natin hindi sa philosophy, human tradition, or principle of this world, dapat ang ating faith ay naka-founded, rooted, grounded sa Panginoong Jesucristo, which is the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, kinakailangan ng ating faith rooted, founded, grounded sa Panginoon. Ang ibig sabihin, grounded sa Word of God. So, hindi po pwede na hindi tayo grounded sa Word of God. Ano pang, di ba, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kaya nga, ang hindi po sa mga tradisyon ng tao. So, mga kapatid, number two, build your faith on God's Word, not on experience. Hallelujah. Alam nyo, marami tayong experience. Ang experience po, hindi mo po pwedeng ipasa yung naranasan ko sa naranasan niya ng ibang tao. So, tandaan natin, iba-iba ang experience, iba-iba ang way ng pagtuturo ng faith ng Lord sa atin. Halimbawa, sa Bible, tingnan nyo, yung na-experience ni Daniel, si Daniel, sa leon siya. Pero doon siya nag-survive nung dumaan siya sa leon. Yun experience niya. Pero yung na-experience ni Shadrach, Meshach at Abednego, sa pugon, 7 times na pinainit, doon naman siya nag-survive. Doon na-purify yung faith niya. So itong si Daniel, na-purify ang faith niya nung dumaan siya sa leon, nag-survive siya. O, ito naman si Jonah, doon na purify yung kanyang faith nung 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda. Sabi ng Bible, natutup doon po siya nag-pray at halos mamamatay na siya. At nung siya iluwa ng malaking isda, doon siya sa Nineveh. Kasi nagpunta siya, nagtumakas patungong Tarsis. So iba yung kanyang experience. Si David, iba naman yung kanyang experience nung nakalaban niya si Goliath na higante. Simple lang sa pamamagitan ng tirador. So mga kapatid, build your faith on God's Word, not on experience. Kasi ang experience, nagbabago yan. So ngayon, tingnan niyo po ang sabi ng Bible. He sent, Psalms 107 verse 20, pakinggan niyo po ito, napaka-importante.
He sent His word. Hallelujah. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. So yung word of God, He sent His word sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya Acts 20 verse 32, tingnan nyo, sabi ni Paul, "Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." So ang word of God ang nagbi-build you up ng faith. Kaya nga, kung wala kang word of God, paano mabibuild up yung faith mo, kapatid? Hallelujah. So napakalaga, sabi ni Paul dito sa mga Kristiyano na kausap niya, sabi niya, "I commit you to God," sa Diyos, and to the word of His grace. To the word of His grace which can build you up. So, dito tayo mabibuild up ang ating faith sa pamamagitan ng word of God, mga kapatid. Kaya nga yun ang number two. Build your faith on God's word. Okay, tingnan nyo. Bibigyan ko po kayo ng sample. Matthew 4 verse 4. Ito po sabi rito. People need more than bread for their life. Kailangan din ng peanut butter. No. Sabi ng Bible, people need more than bread for their life. Sabi siya, they must fed on every word of God. So kailangan pakainin mo ng pakainin ng iyong espiritu ng word of God para mabuild yung faith mo sa Panginoon. Kasi kung kakain ka lang ng word of God every Sunday, hinihintay mo lang yung sermon ng pastor, ibig sabihin, from Monday to Friday to hanggang Saturday, fasting ang iyong espiritu. Hallelujah. Eh paano magiging strong ang iyong faith, kapatid? So kaya I challenge you, I encourage you to build your faith on God's word. Bibigyan ko po kayo ng illustration. Tingnan niyo po ito, nasa screen, mga kapatid. Yan. Nakita niyo po, itong nasa screen na yan, ganito po ang illustration para ma-build yung faith natin sa word of God. So itong ating hinliliit, hear the word of God. Faith comes by hearing and hearing. Number two, read the word of God. Basic lang po ito, pero ito po ang foundation. Number three, study the word of God. Number four, memorize the word of God. And number five, meditate. Okay, tingnan nyo po. Kapag ikaw ay naghihear lang ng word of God, yung hinliliit, hear. So pag hinawakan mo ang Bible, napakadaling bumagsak, di ba? Naghihear ka lang eh. So hear ka lang ng hear, kulang kasi hinliliit lang eh. Okay, dinagdagan mo, nagbasa ka, dalawa na. So, kung ikaw ay nag-hear, nakikinig ka pa, medyo nabibuild na, tumatatag-tatag na. So, pangatlo, dinagdagan mo pa, nag-study ka, ayan. So, okay na, medyo tumatatag. Pang-apat, nag-memorize. Pang-lima, ito, meditate. So, ang hawak mo sa Bible, mahigpit na, matatag. Yan ang ibig sabihin. So, kung paano mo i-build ang iyong spiritual life, kung paano mo i-build ang iyong faith sa salita ng Diyos, very basic, mga kapatid. Simple lang. Hindi nyo kinakailangan ng theology, hindi nyo kinakailangan mag-graduate ng Bible school, hindi nyo kinakailangan mag-aral ng mga Hebreo at mga Griego. Simple lang. Back to the Word of God. Hear the Word of God. Read the Word of God, study the Word of God, memorize the Word of God, and meditate the Word of God. O, ganyan, matatag na tayo, matibay. Hallelujah. Amen? Okay, number three, how can I build a strong faith? Paano nga ba tatatag ang ating pananampalataya? Number three, build your faith on the power of God's Spirit, not on human wisdom. Alam nyo, ang faith natin, kinakailangan, dahil tayo po ay tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, so kailangan hindi tayo nagdidepende sa karunungan at kaalaman ng tao. Tingnan nyo ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, very clear. Sabi ni Paul sa mga Korinto, "My teaching and my message were not delivered with skillful words or human wisdom." Yung sabi ni Paul, yung aking mensahe, yung aking preaching and teaching, hindi
sa pamamahala, hindi na kailangan ng mga mahuhusay at magagandang pananalita. Ang importante, sabi niya, but with convincing proof of the power of God's Spirit. So your faith, napansin niyo po, sabi ng Bible, your faith then does not rest on human wisdom, but on God's power. Hallelujah. Amen? So, kailangan po yung ating faith nakapundasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Not on human wisdom. Not on human wisdom. Alam niyo po, sa huling panahon, mag-i-increase na mag-i-increase ang human wisdom o knowledge. Yun ang tinatawag na AI o artificial intelligence. At nakaprophecy yan sa Book of Daniel, and the knowledge shall increase. Shall increase. At nangyayari po yan. Kaya nga lahat na nagagawa na ng tao, at alam niyo po ba mga kapatid, sa tindi nga ng knowledge at kaalaman ng tao ngayon, baka hindi niyo alam na nasa Mars ay nagpaplano ang tao na magkaroon ng nagtatayo ng bagong siyudad sa Mars. Baka first time niyo lang 'to narinig, pero ginagawa na at pinaghahandaan na ito. At ang isang ang number one na babae na human na napupunta roon, nasasakay sa spaceship ay si Alyssa Carsor. Siya po ay bata pa lang, 3 years old. Dream niya na, vision niya na pumunta ng Mars. At ngayon, 18 years old na siya. Siya po ay inihanda na, nag-aral. Nakapag-aral na siya sa NASA. Meron na siyang mga pinag-aralan niya kung paano yung pagpunta sa Mars. At tutuklasin po nila yon. So mga kapatid, ibig sabihin lang, marami na talagang nangyayari ngayon. At ang goal nila, magtayo ng syudad sa Mars, kapatid. That's true. Tingnan nyo sa internet, tingnan nyo sa Bible. Hindi po ako nag-iimbento ng kwento. At ito po ay ginagastosan ng isang bilyonaryo, mga kapatid. So na, kaya nga, ang faith natin, nasa kapangyarihan, dapat ng Diyos. Tingnan nyo po. Sabi ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witnesses. So alam nyo mga kapatid, ang good news, sa huling panahon, habang tumitindi ng tumitindi ang Antikristo, ang gawa ng kaaway, maging ready po tayo, dahil ang mga Kristiyano, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu at tayo po may mababalik sa Book of Acts. Mababalik tayo sa Book of Acts. Alam niyo po, kung sa Book of Acts sa panahon na yun ay talagang house to house lang po ang gawain, yun ang nangyayari na nga po ngayon, sa bahay-bahay na lang. At yung kung gano'ng katindi yung persecution sa Book of Acts, ganun din po ang mararanasan ng mga Kristiyano sa huling panahon. Pero the same God, the same persecution, pero the same power din na sa pamagitan lang ng kanilang mga anino, gumagaling ang may sakit, handkerchief, gumagaling ang may sakit, at talagang isang salita lang nila ay tumatayo ang mga lumpo. So mga kapatid, because of the power of God. So kaya sa huling panahon, maging ready po tayo, ganyan ho. Matuto tayong magdepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tingnan niyo Acts 4:33, with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And God pour His blessing on them all. So, with great power. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga.